Yes, Kakan, your host here at the Renovation Philippines channel, where you can see innovative ways on how we can help the environment at saka tips para sa tulong sa kalikasan. So andito ko, ano ang paksa natin ngayon? Azolla. That's right, you heard it. A-Z-O-L-L-A, Azolla. At ito, pinaligiran tayo ng Azolla. Ano ba yung creature na yan? Well, ang Azolla ay halaman. And it is something similar to water lily, pero miniature version. Ito ang Azolla. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito? Napakahalaga nito, no? Each is its own plant. Very, very small. Pero ang special nito, it is one of the few plants that has from 25 to 30% protein. Wow! At saka, para sa mga nag-aalaga ng hayop, mga pets, ganyan. Nako, gustong-gusto ito ng mga manok. Meron kaming tilapia. Ito rin ang gusto ng aming tilapia. Pati mga kambing, baboy, may dadagdag ito sa feeds. And napaka-sustansya nito because it provides them with the protein that they need. Now, what is the significance? Bukod sa kanyang sustansya, syempre malaking matitipid natin. Alam nyo, pag-alaga ng hayop, lampas kalahati ng gastos niyan sa pagkain, sa pagbili ng feeds. Diba, pinagmamayabang natin ngayon. Go organic. Bakit yung mga nag-aalaga, bili pa kayo ng bili ng feeds? Maging organic na tayo. Ito ang isang paraan kung paano tayo magiging organic. Alam nyo ba ito, ilalagay nyo lang sa tubig. Yun! Tatapon nyo lang sa tubig. Oh, pagkatapos, pag nandyan, anong kailangan niya? Araw lang. Sunlight. May bayad ba sunlight? Wala. Libre ang sunlight. Every 4 to 5 days, dodoble siya. Kaya ang ginagawa namin dito, harvest lang ng harvest. Katulad dito. Yan, harvest lang ng harvest. Itong ginanyan ko ay 1 kilo na yan. Kulang-kulang na 1 kilo. Mga 3/4 siguro. Pero, ayan siya oh. Napakaganda ng kainin. Ngayon, may tip lang ako. Ito, this is very edible. Ginisin lahat ng mammals kumakain ito. Pero, wala kayo sa tatay ko. Bakit? Kasi siya kumakain ito. Palagay ko, hindi ko rin maiwasan yan. Ako, kakain din ako nito. Actually, nasubukan ko na. Hahaluin sa munggo, ganyan, at sa iba pang mga ulam, masarap siya. It is edible. It provides the sustenance. It is free. So, kung meron sa inyong gustong mag-alaga ng Azolla, paano ba mag-umpisa? Well, just put your comments below. Mag-inquire kayo. Baka mabigyan namin kayo kung maayos ang comments natin. Pero kung hindi, bebentahan ko kayo. At marami tayo nitong Azolla. We have pans and pans of Azolla here. Why? Because we process this. And there's so many benefits from this. Kaya, go green, go Azolla!